Yan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat dyan, saan makayong panig na mundo. Bago ang lahat guys, tara kape muna tayo. Yan, ito guys, may ibabahagi ko sa inyo na mahalaga. Napaka-importante ito guys. Ito, matagal ko na ito na knowledge. Year 1999 o year 2000 na kaya. So ito guys, napakahalaga to. Ituturo ko sa inyo kung paano mag unlock ng luggage. Okay? Kasi kadalasan sa atin ay tinatapon na lang yung malita. Bibigyan ko kayo ng tips. Bago yan, intro muna tayo. Intro! Pasok! Yan, ito na guys. Itong video na to guys, napakahalaga. Kasi, una-una, madalas tayo bumibili ng mga luggage, lalo ng mga hindi naka-afford ng medyo may kamahalan na luggage. Bumibili tayo dyan ng mga mumurahe. Hindi ko naman sinasabi na hindi durable. Pero, sa akin kasi mas tight ko yung deal sale. Kasi deal sale made in Europe. Samsonite, like that. May ibabahagi ko sa inyo guys na karamihan sa ating mga OFW hindi ito nalalaman o walang idea. Ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-unlock ng luggage. Yan ang luggage natin. Isang medium size na luggage. Yellow green yung shape niya. Ang kadalasan guys, pag bumili kayo diyan ng mga ordinaryong luggage, natutusok to ng bullpen. Sinisira lang to ng bullpen, yan. Tapos iikutin yung zipper. Ganito ang nangyayari niya. Katulad niyan. Pag tinusok mo ng bullpen dito yan. Pag tinusok niyo ng bullpen dito, mau-open to lahat. Tapos iikot yung zipper. Gagano na yung zipper niyan. Ikutin na ng zipper 'yan. Pagbalik mo ng zipper, nakaano 'yan, sarado na. So, kung anong mahalagang bagay natin diyan sa loob. Na ano siya na nakukuha o nalulos. So, bigyan ko kayo ng idea guys. Ugaliin niyo gumamit ng lock katulad niyan. Ugaliin nyo. Ito naman guys, kadalasan ito na lagi nakakalimutan. Nakakalimutan ang lock nito. Yung combination number. Napakadali lang ito buksan guys kung may alam kayo. Itong bawat button na ito guys, yan. May 10 numero yan. Mula sa 0 hanggang 9. Yan. Mula sa 0 hanggang 9. So, itong malita na ito guys, matagal ito sa akin. Ang gawin nyo guys, ito nakakalimutan nyo itong lock. So, hindi natin ito mabubuksan. Ang idea dyan guys, ito ha. Iangat yung ilalim na yan. Pag inangat yung ilalim na yan, dyan, pinakailalim. May makikita ka dyan ng palatandaan o yung sign. Minsan merong tuldok. May tuldok na kunyari, kulay puti, kulay red na tuldok. Mayroon dyan parang guhit. Meron dyan minsan na palatandaan niya ay parang kanal dito. Parang kanal yan. So, ito, katulad yan. Hindi natin malalaman yung lock niya kasi 0-0. Hanapin natin. Paano natin makikita yan guys? Nandito si lalim. Gumamit tayo guys ng manipis na maliit na kutsilyo or anong bagay dyan na manipis, isusungkitin natin to. Iangat natin ng konti. Maghanap tayo ng flashlight. So, kailangan nyo nang iilawan yan. Yan, may flashlight tayo. Cellphone ang gamit natin, pero mas maganda yung flashlight talaga. Kasi hindi nyo masisilip ang ilalim. Kadalasan guys, ang original, yung mga branded na malita, hindi natin makikita yan. So, ang
gagawin natin, guys? Ano natin to? Yan, guys, nakita na natin. Nakita natin yung ano, yung sign, yung palatandaan niya. Yan dito. Hindi nyo makikita yan kasi nasa ilalim. Pero yung mga local na malita, guys, napakadali nyo hanapin yun. Makikita nyo pag sinikwas nyo pinakailalim ng buton. Yung buton na yan. May yung sa akin, yung ano niya, yung palatandaan niya is parang kanal dito sa ilalim. So para siya may guhit pababa. So nakatatak siya sa 926. So ang gawin mo diyan, for example, 926 yung ano niya, 926 yung sign. For example, guys, yan 926 yan. So ang sa malita kasi, guys, sa branded, katulad ng Samsonite or DLC, i-add mo lang to. Pag nakita nyo ng sign yan, tatlo yan ang sign, bawat button may sign yan. Ito, nakalagay ang sign niya sa yung mark, nakalagay sa 926. Pag nakalagay sa ano, kunyari, nakalagay niya 926. Ang Samsonite at saka DLC, i-plus 3 mo lang yan, ikutin mo to ng tatlo, sa kanan o sa kaliwa man, tatlong bisis every button, putin mo yan, plus 3, plus 5, plus 7, mabubuksan mo to, hindi mo siya mabubuksan, nakalock. Ang gawin natin, 30 lang yan, guys, 30 times mo lang ikutin yan, 10 by 10, so, 1 by 1 natin, 1, dito rin si isa. 1 tapos try natin, wala. Plus 1 ulit, wala pa rin. Plus 1 yan, 2, 5, 9 ang kanyang lock. Na-open na siya. Ganun lang yan, guys, kadali. Ikutin nyo ito isang bisis. Ulit-ulitin nyo lang yan. Hindi makaabot ng 30. Ma-open nyo na. Ngayon, ilalock na natin yan. Kasi sinasabi ko na mas advantage yung may ganitong lock. Ayan, nakalock. Lock na siya. So, hindi niya ngayon maano to. Hindi niya buksan na 'yon ng bullpen o ma-open niya 'yon ng bullpen. Pag local ang malita niyo, ano na lang 'yan, atusukin na ng bullpen 'yan, ma-open. Pero hindi niya na ibabalik. Mahahalata siya na nabuksan siya, lalo sa ibang mga airport, hindi naman papananagutan nila 'yon. Although mayroon naman tayo dito na dubulak, pwede natin i-dubulak 'yan dito. Pwede natin 'yan lagyan, guys, ng ano, 'wag kayo gumamit ng padlock. Kasi pag ay padlock ang ilalagay niyo dito sa dubulak niya, madalas i-reason niya ng mga aviation company dito. Pag nagreklamo kayo, madalas sinasabihan ng aviation company o custom na sumabit sa kumbiyor. Yun ang reason nila lagi, kasi may naka-usli dito na ano, na lock. Bakit ba yung ganitong yung lock na to nandito sa gilid sa malambot sa na part? Kasi ang purpose nito, guys, para label sa dito sa kanto. Pag original na malita ang mabibili nyo, yung mga branded, nakalibil yan dito sa kanto niya.
So hindi nyo siya pwede pa angat na kaganyan siya. Hindi nyo siya maangat na ganyan. Kailangan, pag naglagay kayo ng laman niya sa loob, libi lang to. Walang reason ng ano dyan, ng Avision Company. Wala silang reason doon. Tapos ang gagamitin nyo lang dito, yan, may nabibili naman dyan guys na ano, wire tie. Yung wire tie, mabibili kayo na yung strap na plastic. Itutusok nyo lang dyan, tapos higpitan nyo lang. Napakamanipis nun. Hindi yun basta-basta nabubuksan. So, yan guys, ganyan lang ang magbukas ng luggage. Kung gusto nyo na mag-change ng number, madali lang din na yan. I-fresh nyo lang yan ganyan. Tapos ikutin nyo na to. Balik na, ilagay natin sa medyo matigas yan ikutin kasi naka ano siya, naka-press. I-press nyo lang ng ganyan. Tapos ikutin nyo itong number kung anong gusto nyo number. Meron din yan ang iba, may makikita kayong button dito, ipipress nyo. Meron yung Samsonite na sa loob. Pagbukas nyo ng ganito, dito yan sa loob, ang Samsonite. Pipindutin nyo lang yung pin. Pipindutin, may pin dyan sa loob. Tapos iikot nyo na yung number, tapos ibabalik nyo yung pin. Pero ito sa design nyo sa akin, ikutin nyo lang to isa-isa. Yan. Lock mo natin siya dyan. Yan, 0. Ikutin din natin itong isa. 0. Yan, 0. 0-0 na yung number niya. Yan guys, napaka-importante ito. Sana may apply nyo. May apply nyo sa sarili nyo, lalo na mga nagbibiyahe. Yan guys, sana may natutunan kayo sa video ko, sa maliit na tutorial, sa maliit ko na video. Pero to guys, napaka-importante. Wag nyo kalimutan, lalo kayo nagbibiyahe, kasi hindi natin iwasan na makalimot. Lalo pag anniversary ang lalagay nyo dito na combination, madalas nakakalimutan yan. Sana may napupulot kayo ng aral. Sana may sense ang video na naibabahagi ko sa inyo. Karangalan ko na ma-share ko sa inyo yung aking kaalaman. Maraming salamat guys. Ingat po kayong lahat. I love you and God bless all. Ay, shout out pala to sa nagdala itong t-shirt ko. Yan, so weird. Pastilan. Okay. Bye guys. Love you. Inuluko dahil ang madilim kong mundo, niliwanagin mo, di matutumbasan ng kasipagan mo talaga.